Ecclesiastes chapter 45. At siya'y naglabas sa kanya ng isang taong mahabagin, na nakasumpong ng biyaya sa paningin ng lahat ng laman, sa makatuwid bagay si Moises, na minamahal ng Diyos at ng mga tao, na ang alaala ay pinagpala. Ginawa niya siyang gaya ng maluwalhating mga banal, at pinalaki siya, na anupat ang kanyang mga kaaway ay nangatakot sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay pinatigil niya ang mga kababalaghan at ginawa siyang maluwalhati sa paningin ng mga hari at binigyan siya ng utos para sa kanyang mga tao at ipinakita sa kanya ang bahagi ng kanyang kaluwalhatian. Pinabanal niya siya sa kanyang katapatan at kaamuan at pinili siya sa lahat ng tao. Ipinarinig niya sa kanya ang kanyang tinig at dinala siya sa madilim na ulap at binigyan siya ng mga utos sa harap ng kanyang mukha, maging ang batas ng buhay at kaalaman, upang maituro niya kay Jacob ang kanyang mga tipan at ang Israel ng kanyang mga kahatulan. Kanyang itinaas si Aaron, isang banal na tao na gaya niya, sa makatuwid bagay ang kanyang kapatid sa tribo ni Levi. Isang walang hanggang tipan ang ginawa niya sa kanya at pinigyan siya ng pagkasaserdote sa mga tao. Kanyang pinaganda siya ng magagandang kalamuti at dinamitan siya ng balabal ng kaluwalhatian. Inilagay niya sa kanya ang saktal ng kaluwalhatian at pinalakas siya ng mayayamang kasuotan, ng mga salawal, ng mahabang balabal at ng ipon. At pinaligiran niya siya ng mga pomegranates at ng maraming gintong kampana sa palibot upang sa kanyang paglakad ay magkaroon ng tunog at isang ingay na maaaring marinig sa templo bilang isang alaala sa mga anak ng kanyang mga tao, na may banal na kasuotan, na may ginto at bughaw na seda at kulay ube, na yari ng burda, na may pektoral na kahatulan, at may urim at thummim, na may pilipit na pula, na gawa ng bihasang manggagawa, na may mga mahalagang bato na inukit na para mga tatak, at inilagay sa ginto, na gawa ng mag-aalahas, na may sulat na inukit na pinaka-alaala, ayon sa bilang ng mga tribo ng Israel. Siya'y naglagay ng korona na ginto sa mitra, na doon ay inukitan ng kabanalan, isang palumuti ng karangalan, isang mamahaling gawa, ang nais ng mga mata, na mabuti at maganda. Nauna sa kanya ay walang ganyan, ni sino mang taga-ibang lupa ang nagsuot ng mga iyaon, kundi ang kanyang mga anak lamang at ang mga anak ng kanyang mga anak magpakailanman. Ang kanilang mga hain ay lubusang uubusin araw-araw na 2 beses na palagi. Itinalaga siya ni Moises at pinahiran siya ng banal na langis. Ito ay itinakda sa kanya sa pamamagitan ng isang walang hanggang tipan at sa kanyang binhi habang nananatili ang langit upang sila ay mga siwa sa kanya at magsagawa ng katungkulan ng pagkasaserdote at pagpalain ng mga tao sa kanyang pangalan. Pinili niya siya sa lahat ng mga taong nabubuhay upang mag-alay ng mga hain sa Panginoon, insenso at masarap na amoy bilang isang alaala upang gumawa ng pagkakasundo para sa kanyang bayan. Iminigay niya sa kanya ang kanyang mga utos at kapamahalaan sa mga palatuntunan ng mga kahatulan upang kanyang ituro kay Jacob ang mga patutuo at ipaalam sa Israel ang kanyang mga kautusan. Ang mga taga-ibang lupa ay nagsabuatan laban sa kanya at nilapastangan siya sa ilang sa makatuwid bagay ang mga lalaki na nasa panig ni Dathan at ni Abiram at ang kapisanan ni Kore na may kapusukan at puot. Ito'y nakita ng Panginoon at hindi niya kinalugdan. Sa kanyang galit na puot ay nangasunog sila. Siya'y gumawa ng mga kababalaghan sa kanila upang wasakin sila ng mainit na apoy. Ngunit kanyang ginawang lalong marangal si Aaron at binigyan siya ng mana at binahagi sa kanya ang mga unang bunga ng ani, lalo na't naghanda siya ng tinapay na sagana. Sapagkat kumakain sila ng mga hain sa Panginoon na ibinigay niya sa kanya at sa kanyang binhi. Gayon may sa lupain ng bayan ay wala siyang mana, ni nagkaroon man siya ng anumang bahagi sa gitna ng bayan, sapagkat ang Panginoon din ang kanyang bahagi at mana. Ang ikatlo sa kaluwalhatian ay si Phinehas na anak ni Eleazar, sapagkat siya ay nagkaroon ng sikap sa pagkatakot sa Panginoon at tumindig na may mabuting tapang ng puso, nang ang bayan ay tumalikod at kumuha ng pakikipagsundo para sa Israel.
Kaya't nagkaroon ng isang tipa ng kapayapaan na ginawa sa kanya, na siya ay magiging pinuno ng santuwaryo at ng kanyang mga tao, at na siya at ang kanyang mga inapo ay magkakaroon ng dignidad ng pagkasaserdote magpakailanman. Ayon sa tipa na ginawa kay David na anak ni Jesse sa tribo ni Judah, na ang mana ng hari ay sa kanyang lahi lamang, gayon din naman ang mana ni Aaron sa kanyang binhi. Bibigyan ka ng Diyos ng karunungan sa iyong puso upang hatulan ang kanyang bayan sa katuwiran, upang ang kanilang mabubuting bagay ay hindi masira, at upang ang kanilang kaluwalhatian ay manatili magpakailanman.